Shoutout yung mga idol sa lahat ng mga solid supporter natin, sa mga bago nating subscriber. Shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, kay Idol Amadio Flores, Gerald Anubo, kay Norlin Picatsi, Sunny Anya TV, Emeline Binoliraw, sa lahat ng mga antinggero, sa mga albularyo, sa mga security guard, sa mga blind community, at lalong-lalo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, Ang Palatandaan. Shoutout din sa ating mga bagong member, kay Queen Jason Jason at kay Idol Rick Quijano. Maraming salamat sa pagtitiwala, Idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Natapos na din nila ni Nanay Canida ang unang bahagi ng kanilang pagsasanay. Itong si Luis, kaya na nitong gamitin ang dalawang pangunahing kakayahan ng kanyang taglay na agimat. Kaya na niyang magpigil ng hininga sa ilalim ng tubig ng mahigit sa isang oras. Kaya na din niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang agimat na hindi tatablan ng anumang patalim o bala ng baril ang kanyang katawan na tulad ng agimat ng kabal. May mga alam na din ang mga ito sa mga orasyon at kung paano ito paganahin. Hindi nga lamang ganon kapulido dahil nga baguhan pa ang mga ito. Pati itong si Lucas, nagagawa na din niya ang isang kakayahan ng agimat ng gabi. Kaya niyang magtago at hindi makikita ng mga normal na mga tao sa mga halaman at mga kakahuyan. Alam ni Nanay Canida na hindi pa sapat ang mga natutunan ng dalawa. Ngunit sa tingin niya, makakatulong na ang mga ito sa labanan. Makalipas pa ang mga araw, na pag-alaman na nitong si Manong Paul ang pagbabalik ni Nanay Canida sa kanilang lugar. Agad na kinausap nito ang mga pinsan ni Aling Tilma na sina Tasio at Ana. Magpipinsan din ang dalawang barangan na ito. Magkakaparihan lamang din ng edad sa asawa nitong si Manong Paul ang dalawa. Wika agad nitong si Manong Paul sa kanila. Tasio, Ana, di ba sinabi ko na sa inyo ang tungkol sa isang barangan na kamag-anak din namin na siyang nagiging dahilan para mamatay ang aking panganay na anak? Isang walang awa at mabangis na barangan. Umalis na siya ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, muling bumalik. Maaari ko bang hilingin muli ang inyong tulong para mapatay ang matandang ito? Sagot naman itong si Tasio. Manong Paul, kung barangan ang isang iyan, natitiyak kong malakas at may mga kaalaman din ito na tulad namin. Ngunit huwag kang mag-alala, gagawin namin ni Ana ang kahilingan mo. Ngunit hindi nga lamang ganun kadali, dahil kailangan namin na mag-iingat din. Manmanan muna namin at alamin ang kanyang kalakasan. At magiging handa ka na din sa mga mangyayari, Manong Paul. Simula sa araw na kalabanin natin ang barangan, hindi na matatahimik pa ang ating buhay kapag hindi pa siya napatay. Lalo na kayo, kailangang nakahanda ka na sa mga ganitong pangyayari. Walang anuman, Tasio, basta mapatay niyo lamang ang matandang iyon. Agad na kinausap nitong si Tasio ang kanyang pinsa na si Ana tungkol sa kanilang mga dapat na gagawin. Mamayang gabi, kailangan na manmanan nila ang tinitirhan ni Nanay Canida. Isang buwan na ang lumipas simula ng ibigay at tinuruan ni Nanay Canida sina Lucas at Luis ng mga orasyon. Sa bahay na ito ni Nanay Canida, muling nagsibalikan ang kanyang mga alaga at mga kaibigang inkanto simula nang nakabalik siya dito sa lugar ng Kanlasog. Naninirahan ang mga ito sa mga puno ng kahoy na nasa paligid ng kanyang bahay.
habang ang kanyang tatlong mga alagang manok nasa punong mangga ang mga ito na nasa gawing likuran ng kanyang bahay. May isang malaking bato ang nasa unahan. Lagpas tao ang laki nito. Malapit sa kanilang taniman ng mga gulay, nandoon ang malaking bato. Dito din nakatira ang kanyang kaibigang pare na walang ulo. Matagal nang naging kaibigan ito ni Nanay Canida at tuwang-tuwa pa nga ito nang makabalik na ang matanda at mapag-alaman nito na iniwan na ni Nanay Canida ang mga masasamang gawain. Kinagabihan, habang nasa pantawan ng bago nilang bahay ang tatlo at pinag-usapan ang gagawin nila para mas mapalakas pa ang kanilang mga bagong natutunan, makalipas lamang ang ilang minuto nang pumasok na ang mga ito para makapagpahinga. Tamang-tama na dumating din doon ang dalawang napakalaking mga ibon, ang dalawang magpipinsan na sina Tasio at Ana. Nakadapo ang mga ito doon sa unahan, doon sa isang malaking puno ng kahoy. Ilang sandali, nagpalit na ang mga ito ng anyo at nagbalik sa kanilang tunay na anyo bilang tao. Wika nitong si Tasio, "Ana, mukhang napakaraming mga bantay ang nasa paligid ng bahay. Mahihirapan tayong makalapit." "Tama ka, Tasio. Kailangan muna natin na maggarga." Nag-uusal ng sabay ang mga ito at pagkatapos may mga kinuha itong si Tasio galing sa kanyang dalang supot at itinapon niya ito sa lupa. Wika nitong si Tasio, "Puntahan ninyo ang bahay na iyon." Ilang sandali pa, mabilis nang kumilos ang tatlong mga nagiging ahas sa lupa. Mabilis nang papunta ang mga ito doon sa bahay nila ni Nanay Canida. Ginawa iyon ni Tasio para masubukan ang kakayahan ng matanda. Nanatiling nasa distansya ang dalawang barangan. Kailangan nilang mag-ingat dahil maraming mga engkanto na kakampi si Nanay Canida ang nasa paligid. Ang gawin muna nila ni Tasio at Ana, subukan ang kakayahan ni Nanay Canida at alamin kung ano-anong klaseng mga engkanto ang nasa paligid. Makalipas ang ilang sandali, habang nakahiga na ang mga ito, biglang nag-iinit ang mga kwintas na suot nila ni Luis at Lucas. Alam na nila kung ano ang ibig sabihin ito. Ngunit nagtataka ang dalawa kung sino naman ang nasa paligid ng bahay. Bumangon itong si Lucas, wika nito sa kanyang asawa, "Eloisa, dumito lang muna kayo. Titingnan ko lamang ang labas ng bahay." Sa ganun na pagkakataon, tumayo na din itong si Luis at lumabas galing sa kanyang kwarto. Napang-abot pa ang dalawa doon sa may sala. Wika agad nitong si Luis, "Lucas, naramdaman mo din pala ang mga nilalang na nasa paligid." "Oo, Luis, nag-iinit ng sobra ang aking suot na kwintas. Sino kaya ang mga nilalang na nasa labas?" "Hindi ko rin alam, Lucas. Maaring nagising na din si Nanay Canida. Hintayin muna natin ang kanyang paglabas." Nagpasilip-silip muna itong si Lucas sa labas ng bahay. Ngunit wala naman siyang naaninag na anumang mga nilalang. Ilang sandali pa, lumabas na nga itong si Nanay Canida at napangiti pa nga ito pagkakita nito kay Lucas at Luis. "Naramdaman niyo din pala ang mga bisita natin. Mukhang nagsimulang gumalaw na ang mga kalaban natin. Kaya kailangan na talaga natin na magdubling ingat." "Ano ang ibig mong sabihin, Nanay Canida?" ang tanong nitong si Luis. "Luis, wala nang iba pang gagawa nito kundi ang mga barangan na kamag-anak ng asawa ni Paul. Ngunit ang mga nasa paligid ay hindi mismo ang mga barangan. May mga inutusan lamang ang mga ito na mga alaga." Ilang sandali pa, binuksan at dumungaw doon sa may bintana itong si Nanay Canida. Sumunod na din ang dalawa. Pagkatapos, sumipol itong si Nanay Canida
at ilang sandali lamang, nakita nilang may apat na mga nilalang ang nagtalunan galing doon sa punong mangga. Alam na nila agad kung sino ang mga ito, ang mga alaga ni Nanay Candida. Ilang sandali pa, inatake na ng mga ito ang mga nilalang na nandoon sa gilid ng kanilang bahay, ang mga alaga na inutusan nitong si Tasyo. Nakita ng tatlo na nakipaglaban ang mga alagang Sigbin at Balbal ni Nanay Candida doon sa mga ahas na alaga naman ng mga barangan. Wika nitong si Lucas, "Saan nang galing ang mga ahas na iyan, Nanay Candida?" "Lucas, mga alaga ang mga iyan ng mga barangan. Mukhang nagsimula na silang gumalaw at gumawa ng hakpang." "Ano ang gagawin natin ngayon, Nanay Candida?" "Luis, hayaan lamang natin ang aking mga alaga ang haharap sa mga ito. Hindi makakatagal ang mga iyan sa paligid dahil marami akong mga kaibigang engkanto na nasa paligid ng ating bahay. Hanggang hindi pa magpapakita ang mga barangan, hindi na muna tayo gagawa ng anumang kilos. Iwasan natin ang mga gagawin nilang mga patibong." Makalipas ang ilang sandali, hindi na gumagalaw ang mga ahas doon sa baba. Patay na ang mga ito at makalipas lamang ang ilang segundo, agad na nagiging mga bulati ang mga ito at tuluyang kinain na ng mga alaga ng matanda. Nag-uusal itong si Nanay Candida ng mga orasyon. Kailangan niyang alamin kung may mga kalaban ba ang nasa paligid. Ngunit nagtataka itong si Nanay Candida. Hindi niya maramdaman ang mga nilalang na nasa paligid. Ngunit parang may isang malakas na pwersa ang kanyang naaninag. Ilang sandali, sinarado na ng matanda ang bintana at wika nito kay Luis at Lucas. "Nasa paligid lamang ang ating mga kalaban, Luis, Lucas." Ngunit parang wala pang balak ang mga ito na gagawa ng hakbang para makalapit sa atin. Mukhang sinusubukan lamang tayo. Muling nag-uusal ng mga orasyon itong si Nanay Candida at pagkatapos pumasok na ito doon sa loob ng kwarto at bilin nito sa dalawa kay Luis at Lucas na huwag magpabaya ang mga ito, bantayang mabuti ang buong paligid. Kaya nakapagpasya na ang dalawa na doon na sa sala matutulog. Ilang sandali, habang doon sa unahan, wika nitong si Ana kay Tasyo. "Mukhang wala na ang mga inutusan mo, Tasyo. Napatay na ang mga ito ng mga alaga ng matanda. Ano na ngayon ang susunod natin na gagawin?" "Susubukan pa natin ang mga ito, Ana. May naisip akong paraan. Palabasin ko muna ang lahat ng kanyang mga alaga." Ilang sandali pa, nag-uusal na ng mga orasyon itong si Tasyo. Pagkatapos, yumuko ito sa lupa at muling nag-usal pa ng mga dagdag na mga orasyon. At makalipas ang ilang minuto lamang, nagsilabasan na sa mga biyak ng lupa ang iba't ibang uri ng mga makamandag na mga insekto. At papunta na agad ang mga ito doon sa bahay ni Nanay Candida. Agad naman na naramdaman ito ng matanda. Alam niyang mas malalakas na ngayon ang mga nilalang na papunta sa kanyang bahay. Agad na muling lumabas ito galing sa kanyang kwarto. Wika agad nito sa mga kasama na sina Lucas at Luis. "Mukhang may mga paparating pa, Lucas, Luis. Tara na, lumabas na tayo ng bahay. Natitiyak ko na ngayon na nasa paligid ang ating mga kalaban. Mag-iingat kayong dalawa." Pagkatapos ng makalabas na ang mga ito, sumipol muli itong si Nanay Candida at umigpaw agad ang kanyang mga alaga. Pati na ang malaking engkanto, lumabas na din ito. Wikang muli ni Nanay Candida, "Talasan ninyo ang inyong mga mata, Luis, Lucas. Hahanapin ko lamang ang kinaroroonan ng ating mga kalaban." Mabilis na yumuko itong si Nanay Candida habang nakadipa ang kanyang mga kamay at pagkatapos
umindak ito ng 3 beses sa lupa. Lumanig ang buong paligid ng ilang segundo. Nagsilabasa na din ang mga uwak at paniki galing doon sa kuiba ng kanlasog. Mga alaga ang mga ito ni Nanay Canida. Papunta na ang mga ito doon sa kanilang bahay. Habang ang mga insektong inutusan itong si Tasyo, agad na nakakalapit na ang mga ito sa paligid. Nanatiling nakaabang lamang ang mga kakamping engkanto nitong si Nanay Canida at naghihintay sa kanyang utos. Makalipas lamang ang ilang minuto nang makarating na din ang mga awak at mga paniki, agad na dinagit ng mga ito ang mga insekto na alaga nitong si Tasyo. Kinain ang mga ito at dinala sa itaas ng mga awak at mga paniki. Ngunit dahil nga makamandag ang mga ito, may ilan din sa mga alaga ni Nanay Canida ang bumagsak at namatay. Ngunit itong si Nanay Canida, pinabayaan na muna nito ang kanyang mga alaga na nakipagbakbakan sa mga alaga ng kalaban nila. Patuloy niyang hinahanap ang kinaruroonan nila ni Tasyo at Ana. Ilang sandali pa, wika nito kay Lucas at Luis. Makinig kayo, Lucas, Luis. Sa oras na mahuli ko ang ating mga kalaban, sumunod kayo agad sa akin. Doon naman sa unahan, wika agad nitong si Ana. Tasyo, ginamit na ng matanda ang kaalaman sa mga orasyon. Mukhang matatalo na ang iyong mga inutusan. Sagot naman itong si Tasyo. Huwag kang mag-alala, Ana. Sinusubukan ko lamang ang kakayahan ng matanda at ang kanyang mga alaga. Ngunit ilang sandali ang lumipas, biglang may mga baging ang nagsilabasan doon sa kanilang paligid at agad na inabot silang dalawa ng mga ito. Sigaw nitong si Tasyo. Mag-ingat ka, Ana. Kailangan na natin na makaalis sa ngayon. Nakita na ng matanda ang ating kinaruroonan. Mabilis na nag-usal itong si Tasyo ng mga orasyon. Ilang sandali, tuluyan nang napuluputan ang dalawa ng mga baging nagawa sa orasyon nitong si Nanay Canida. Thank you.